Hey guys, dito ako sa Dufferin Island, isang park ito sa Niagara Falls na dinadayo or pinupuntahan din ng mga turista, kagaya mga turista sigurado mga to, individual yung mga anak, vlogger din sila oh. Kaya yan guys, oh, yung mga pato, oh, yung mga pato, geese, ayan oh. Yun, kasama yung mga seagulls, ayun, seagull, isa lang pala siya. Ah, ayun ang mga seagull, marami din pala. Kaya ito yung kanilang lungga dito sa falls, sa Dufferin Islands. Marami din sa ibang parte ng ibang park, marami din doon ang mga geese. Siyempre, itlog sila ng itlog every year, eh, di ba? Kaya marami din ang mga ganyan. Ang tataba nila guys, oh. Tataba ng mga yan. Kaya may bagong lang panganak kasi ano, every year nangingitlog. Nangingitlog din sila in public. Kaya walang, kung may itlog man dyan nakita kayo, hindi pwedeng kunin. Bawal. Ayan, yung walking trail na yan, minsan nag-walk ako dyan. Walking ako. Minsan kasama ko si Mr. Hindi ko pa yata nakasama si Mr. dyan. O minsan lang. Na may ano, nakita akong itlog ng kanilang ano, mga egg nila, egg pala diyan sa may gilid-gilid lang ay ano, bawal kunin yung mga yon, may pisa lang sila doon na ganun. Pero hindi ko alam kung yung nagme-maintenance ng zoo ay baka kinukuha o nilalagay sa ano, pero ganyan talaga ang mga ano dito. Public, owned by public ito, government yan, hindi pwede nating huliin. Bawal pakainin, pero yung iba, ay tingnan natin yung post ng bawal pakainin, pero madami yung napapakain pa din. Ayan o, do not feed. Pero madaming kumupunta pa rin dito na nagpapakain sa kanila guys. And gustong gusto naman ng mga animals na ito. Gustong gusto nilang kumain kung ano man ang binibigay. Minsan loaf bread, ganun. Yung anak ko ang isa doon na nagpapakain, sina Kate at Sheila. Pumupunta sila dito minsan for stressing out. I know, stress sila. I know, they are stressed. Ako din minsan, stress ako, punta ako dito. Stress is a part of our life. We just know how to, you know, to stress out. Kagaya dito, punta ka sa park, manood ka sa kanila. Oh, iniisip mo paano mabubuhay ang mga to. Oh, di ba? But because God provided everything, their needs, kaya sila nabubuhay and they have their own lifespan. Meron din tayong lifespan na binigay ng ating Panginoon. Kaya yun na punta tuloy sa ano uli sa ano. Pero yeah, tama, ito yung mga bird. They are a part of bird, na example ng Bible sa ng example ni God sa Bible. They don't worry for tomorrow. You know, because God provide their needs. Ayan. So, yan ang sila. Sila ay isang bird din, family of bird, di ba? Kaya apart din sila ng sinabi ni Lord na see the bird. Hindi sila nag-aalala. Wala silang daladalang material na bagay or whatever. But because God provide their needs, they don't worry. Di ba? How much more sa tao? Tao ay tao, mayroon tayong utak na dapat isipin natin. Kaya sometimes stressing out in this ganitong coming here to stress out is